Dalawang naglalakad na individual ang tinangay ng malakas na hangin. Magkasunod silang nadulas at halos tumama ang ulo sa simento bago dumausdos palayo. Buhayan kagabi sa Araneta City sa Cubao sa kasagsagan ng malakas na ulan. Yung bus in Nayon ko na sumigaw. Napasigaw ang ilang residente sa Noveleta, Cavite nang inanod ng rumaragas ang baha ang isang minibus. Hindi malinaw kung may sakay itong mga pasahero. 46 ang iniwang patay ng Bagyong Christine na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Maraming lugar ang baha pa rin at walang kuryente. Sa Bicol Region, pagkain at tubig ang hiling ng mga stranded sa mga binahang bahay. Habang ilang nagsilikas, sa gilid ng kalsada muna natutulog. May report si Ian Cruz. Lubog na sa baha, wala pang makain at mainom ang mga taga Zone 2 Marupit sa Kamaligan, Camarines Sur. Si Jason Fabia, lumalangoy na sa abutleg na baha. Malala rin ang baha sa Barangay San Jose sa Iriga City. Kani-kanya namang bilad ng mga nabasang gamit ang mga residente. Sa bayan ng Milaor, binura ng baha ang kalsada. Maraming residente ang nasa second floor ng mga bahay. May mga lumusong sa baha, ang iba sa lubid kumakapit. Isinakay sa rescue vehicles ng MMDA at Red Cross ang mga stranded. Sa mga looban ng Milaor, lagpas tao ang baha. Kumusta po kayo dyan? Alam po, kulang lang relief sa katubig. Yun, pagkain at tubig ang hinihiling nila. Marami pang nasa mga second floor nila, nagtsatsaga at umaasa sila na darating ang tulong para sa kanila. May mga kalsadang hindi madaanan dahil sa mga nakaharang na sasakyan tulad sa Maharlika Highway. Mahirap po makapasok yung ating mga sasakyan papunta rito. Kahit yung mga tulong po, mga relief goods, hindi po mga pasok. Pagdating sa Naga, ginamit na ang bangka na pang fluvial parade tuwing piyesta ng Peña Francia. Ayon sa Naga CDRRMO, itong barangay pa ang lubog sa baha. Nasa 4,000 individual ang nasa evacuation centers. Sa bayan ng Libon sa Albay, na nasa ilalim ng state of calamity, sa gilid ng kalsada na muna nagpapalipas ng gabi ang ilang residente. Payo ang nagsisilbing silong na magiinang ito. Yung buo pong bahay namin, inanod po yun ang buo. Kaya wala pong natira. Wala pa raw silang natatanggap na ayuda. Tuloy naman naglaho ang garahe ng isang bahay matapos gumuho ang lupang kinatatayuan ito. Di na rin nakaligtas ang ilang palayan na natabunan ng makapal na buhangin. Wala na po. Yun na lang ang naano, parang disyerto na. Tinga po namin, alam kung paano mag-uumpisa eh. Hindi pa maninabot. Pati munisipyo, pinasok ng baha. Ayon sa LGU, 2 ang patay sa kanilang bayan habang 1 ang nawawala. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. 18 ang nalibing ng buhay sa landslide sa Talisay, Batangas. Mahigit 50 lugar naman sa bansa ang isinailalim sa state of calamity, kabilang ang lalawigan ng Batangas at Santa Rosa, Laguna. May report si Marisol Abdurrahman. 18 bangkay na ang narecover sa landslide sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas. Kabilang sa pinaghahanap pa ang mag-ina ni Elmer de Hucos. Di naman nung sumisok at takalaya na magla-landslide yan eh. Gawa ng mahina naman ang ulan eh. Kaso wala, magdamag. Pagbalik namin dito, yun, gumuho na. Ang mga labi, kinailangang idaan sa lawa para madala sa bayan dahil wala ng madaanan. Makapal din ang iniwang putik sa Lemery. Sa bayan ng Agoncillo, 5 ang nasawi sa malawakang pagbaha. Yung kasing baha, may kasama siyang lupa. Natabunan sila. Problema rin ang linya ng komunikasyon at internet. Sa kuha ng drone, halos wala nang makitang kalsada sa Nasugbo. Bubong na lang din ang nakikita sa Lipa City. Gamit ang lubid, sinagip mula sa hanggang bewang na baha ang ilang taga-barangay Kasili at Barangay San Antonio sa Binian, Laguna. Sa isang mall, nagliparan ang ilang yero sa lakas ng hangin. Nanod na po ang bahay. Sa Sariaya, Quezon, 8 bahay ang inanod. 30 residente ang nawala ng tirahan sa Barangay Manggalang, Bantilan. Problema raw lagi sa barangay ang banta ng rumaragas ang ilog. National government, lagyan po natin itong protection wall.
Binabantayan din tuwing may sama ng panahon ang ilog tabag na umapaw na sa spillway. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Lukban. Nag-aerial inspection sa Cavite at Batangas si Pangulong Bongbong Marcos. Utos niya gamitin ang lahat ng sasakyan ng gobyerno para sa rescue at relief operations. We'll just have to keep monitoring the situation and make sure always the rescue and relief are that cannot stop. Marisol Abdurrahman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa bubong na dumaan ng isang mag-ama para makalikas mula sa baha sa Tanawan City, Batangas. Dandan po kuya, dandan. Bit-bit ng ama ang kanyang anak habang naglalakad sa bubong ng kapitbahay sa kasagsagan ng bagyo kahapon. Kwento ng uploader, pumasok ang tubig baha sa unang palapag ng kanilang bahay kaya sa bubong na dumaan ang mga lumilikas. Ngayong araw, nagsimula ng humupa ang baha sa kanilang lugar. Marami pa ring lugar sa Central Luzon ang lubog sa baha kaya bangka na ang ginagamit para makabiyahe. Sa norte, may mga naitalang rock slide at landslide gaya sa Baguio City. May report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Ato, magdamag umulan dito kagabi hanggang kaninang umaga. Kaya naman po, pagsikat ng araw ay 3 insidente ng pagguho ng lupa ang kailangang harapin ng lokal na pamahalaan. Naramdaman din po sa ilang probinsya dito sa norte ang hagupit ng bagyo. Nagbagsakan ang naglalakihang tipak ng bato at lupa sa gilid ng bundok sa Kalinga. Mabuti at di tinamaan ang mga tauhan ng MDRRMO na nag-ocular inspection sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Sa Baguio City, gumuho ang lupa sa bakuran ng isang residential compound. Sinubukan pang iligtas ng isang lalaki ang kanyang motorsiklo. Sa Amulong, Cagayan, natibag ang lupa malapit sa isang bahay. Sa Tugigaraw City, 32 barangay ang binaha, 8 kalsada at tulay ang hindi madaanan. Wala pa rin kuryente ang 7 barangay sa Ilagan City, Isabela. 14 na barangay ang walang supply ng tubig, pero may mga lugar na hanggang bewang pa rin ang baha. Sa Dagupan City, Pangasinan, inabot ng storm surge o daluyong ang kalsada malapit sa Tondaliga Beach. Nagkalat din ang buhangin at mga basura sa Baywalk. Sa Almacen, sa Hermosa, Bataan, nagbabangka na ang mga binahang residente. Ganyan din ang sitwasyon ngayon sa ilang lugar sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Atom, ayon nga dito sa pamunuan ng Baguio City ay lahat po ng kalsada dito ay passable na. Kaya welcome na po yung mga bisita at dito nga yung weather dito 17 degrees lang ngayong gabi, Atom. At isa-share ko lang din, Atom, sabi ng DPWH dito sa Car Cordillera, ang mga national roads and bridges po sa Baguio City, Abra at Mountain Province po ay pwede na rin pong daanan. Yan muna, Atom, ang pinakahuling ulat mula dito sa Baguio City. Atom? Okay, maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Isang bangkay mula sa binahang bahay sa Bulacan ang kailangang isakay sa bangka. May report si Von Aquino. Kahit bumuti na ang panahon, lubog pa rin sa bahang ilang bahagi ng Maykawayan, Bulacan. Pahirapan ang pagtawid ng mga motorista sa MacArthur Highway. Tinulak ko yung motor. Pagdating ko dito, ayaw mandar. Mahirap din, malalim. Tirap motor. Pasado las 4 ng hapon hanggang hita pa ang baha sa barangay sa Luisoy. Ganito po kataas ang baha dito sa barangay sa Luisoy, Maykawayan City, Bulacan. Ayon sa barangay, ito raw ay dulot ng high tide at pagpapakawala ng tubig ng dam. Kaya pa naman po eh. Hanggang saan po yung baha doon sa bahay? Hanggang dito po sa bewang, sa ano, lampas na po. So paano po kayo din? Sa second floor po. Gamit ang bangkang dineploy ng barangay, inilabas mula sa binahang bahay ang bangkay ng residenteng pumanaw dahil sa sakit. Pagsapit ng gabi, bahagyan ang humupa ang baha. Naging catch basin itong kalakihan po nitong siyudad ng Maykawayan. Eh talaga pong mababa na po talaga itong lugar namin na ito eh. Tapos nasabayan pa po no, mga pagtatambak, pagtataas ng mga karsada. So naiiwan po itong aming lugar. Palabas pa na po ng ano to, ng dagat. Doon po sa patungo ng binuangan po sa Ubando.
Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aabot sa 6 na pumbahay na sunog sa Creekville, Marcelo Green Village, Parañaque. Walang naiulat na nasugatan sa sunog na inaalam pa ang sanhi. Halos 400,000 bahay, wala pa rin supply ng kuryente matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine ayon sa Meralco. NGCP, puspusan na raw ang pag-aayos ng mga nasirang linya. GSIS, may alok na emergency loan para sa mga miyembro at pensioners na nasa state of calamity areas. May loan programs din ng SSS para sa mga miyembro at pensioners nilang apektado ng Bagyong Christine. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 23 kilometro ang layo ng dagat sa pagitan ng Negros Occidental at Iloilo. Pero nagawayang tawirin ng isang babae sa kailang ng paddleboard. Napagtagumpayan niya ng 54 na taong gulang na si Lucy Lynette Ponce Uygongco. Natapos niya ang challenge sa loob lang ng mahigit 5 oras. Nasa bucket list daw talaga ito ni Lucy. Nais niyang maging inspirasyon ng ibang kaedad niya para maging aktibo rin. Pero bago niya raw ito ginawa, isang taon daw siyang naghanda.